Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Araw na Biyernes, mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Lumalapit tayo, may mga kahilingan tayo na mula sa kaibuturan ng ating puso. Mapagkumbaba po tayong ipinipresenta, inilalahad, inilalagay sa kanyang paanan upang tayo'y pakinggan, upang tayo'y paboran. Maranasan natin ang awa ng Panginoon, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang mapagmahal na pagkahabag sa ating lahat. Pagpalain, lalong-lalo na mga mahal natin sa buhay, ang ating pamilya, maging buo. Ang mga naapektuhan, yung mga namatay, sumalangit nawa, ang mga may sakit, patuloy na gumaling. At nawa, ang ating taus-pusong dasal, itong Pasko, mas masaya, mas mabuklod, at mapagdiwang natin na mas malaya ang kapanganakan ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon." Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taon, 448, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin
ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng mga awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito rin ang araw ng lapastangani ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. Walong araw silang nagdiwang. Sa pagtatalagang ito, tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon din araw, taon-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ng mga nagtitinda, sinabi niya sa mga tao, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan,
Ngunit ginawa ninyong hugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong Biyernes, mahalaga para sa ating komunidad sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yung iba sa atin, malayo pang pinanggalingan. Gumising tayo ng madaling araw para makarating dito. Ipagdasal natin ang isa't isa. Meron tayong personal, alam ng Diyos yun, at minsan talagang wala na tayong makakapitan kung di siya. Ipanalangin din natin ang ating mga kapatid dito sa loob, yung mga nakatayo at mga nasa labas. Gayun din, apil ako na may mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iba pa ang kanilang oras doon. Hindi sila natutulog. At tayo'y naniniwala tayo sa positibong influensya ng panalangin, sama-samang panalangin. Kung nakikita ito, nilalahad natin ang Panginoon, hinaharap natin, hindi niya tayo matatanggihan. Kung tunay, totoo, tibobos, autentiko, sincero, sincera. Yan ang kahinaan ng Diyos kung may kahinaan ng Diyos. At ang kalakasan natin sa pamamagitan ng kolektibo, sama-samang pangkomunidad na panalangin. Sige po, punta na po ako sa salita ng Diyos na nagbibigay halaga ang tema. Pahalagahan ang templo, ang bahay ng Diyos, ang ating simbahan. Hindi lamang po gusali kung hindi ang ating komunidad, ang ating pagsasamahan, kaugnayan natin sa Kanya ay mahalaga, kaugnayan natin sa isa't isa ay mahalaga din. Unang Makabeo, Father, ba't kayo nagdadasal? Ba't may marami kayo mga envelope dyan nagdadasal para sa mga kaluluwa sa purgatory? Mamaya, eh, may panalangin pa tayong hiwalay. Nasa Biblia ba yan? Kinuha natin sa Makabeo sapagkat kalaban nila yung Imperyong Griego, pinangunahan ni Alejandrong Dakila bago pa yung mga Romano, yung mga Griego na mandirigma. Yung mga maliliit na bansa katulad ng Israel ay siyempre malakas sila, maliit lamang, mahina lamang ang Israel, sinasakop nila. At may mga namatay, lumaban sila. Sabi ni Judas Maccabeo, ipagdasal natin ang kaluluwa ng mga namatay nating kapatid sa digmaan, pambayad sala sa kanila. Yan po ang ginagawa natin. Ginawa nila noon, nasa Biblia yan. At ginagawa natin buwan ng Nobyembre. Kahapon ay nakadalawang sementeryo ako. Sabi ni Papa Francisco, hindi lamang yung unang walong araw may plenaryong indulhensya kung may dinadalo ka sa sementeryo. Sila ang isinasaisip ko. Dumayo pa ako kasi yung mga paring katulad ko, diocesano, nakalibing doon, alalahanin natin. Sino pa magdadasal para sa kanila kung hindi tayong nakakaalala? Judas Maccabeo,
sa mga yun, yung templo. E paano naman yung mga pagano? Binastos nila. Nilapastanganan nila. Ako po, nung bata ako, kasi meron akong gitnang pangalan na niloloko nila ako. Nilagyan nila ng pakahulugan. Eh, siyempre, nung bata ka, nung sa mababang paaralan ka, eh, yun. Lagi kong, eh, yun, siyempre, bata ka, yung inaapi ka, masakit yun. Pangalan, bagi ng pangalan mo, eh, kinukudya ka, binabastos ka. Masakit yun. Niloloko ka. Diba? Ano pa kaya yun sa Diyos? Ewan ko, kung may ganun kayong karanasan, ako noon, napapaluha ako. Bumababa ang aking pagtingin sa sarili ko. Para wala akong kwenta. Para akong tinutulakan. Papayag ka ba sa Diyos na lapastanganan, bastusin, ibaliwala? Yan si Judas Maccabeo at ang kanyang mga kapatid. Papayag pa tayo mga kapatid. Kaya lumaban sila sa makapangyarihan. Yung iba, eh, balimbing na lang tayo. Eh, nagbago ang political na sitwasyon. Eh, makisayaw na tayo sa mga makapangyarihan. Eh, gusto kong manatili ang aking leeg. Kaya nga si Judas Maccabeo, ano ginawa niya? Dinanalo sila. Laban sa napakalakas na puwersa, sino may ganung katapangan? At pagbalik sa templo, eh, binastos nila eh. Lahat ng kwan eh, lahat ng kawalangyahan. Yung bayulasyon ng dignidad. Eh, yung iba sa inyo, mas malala yung ganung karanasan eh, gagawin nila. Ang ginawa nila, linisin natin, tanggalin natin yung kabastusan niya na ginawa sa bahay ng Diyos. Magkaroon tayo ng liturhiya. Gumawa tayo ng ritual ng pagpapalinis. Kaya sinabi niya, yung mga awit, yata na mga instrumentong musika na meron tayo, insensuhan natin ito, yung mga pari. Magdiwang tayo. At tayo'y panibaguhin natin, mga kapatid. Unang pagbasa pa lamang yan. Ganun din sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Si Jesus, eto, binabastos yung templo, eh, ginagawang palengke. Sabi niya, ang bahay ng Diyos ay bahay dalanginan. Kaya meron siyang panghahagupit. Yung mga kalakal doon ay pinagtataob niya. Sapagkat pagsusumikap para sa iyong bahay ay apoy na umaalab sa aking puso. Bahay dalanginan, papasok tayo sa bahay ng Diyos upang magdasal, manalangin, may konbersasyon, makipagdialogo, lumapit, may mga petisyon tayo para sa inyong kalusugan, para sa inyong pamilya, para sa inyong trabaho, o yung mga larangan ng kaugnayan, mga bagay tungkol sa pag-ibig ay dinadala natin. Yan ang nilalaman ng ating mga dasal at dapat galing sa puso. Makikita ng Diyos yan. May dalawang kampo. Sa susunod na linggo, Kristong Hari. Isang tanong lamang, huwag niyo sabihin, oy, nandun ako sa dulo, hindi ako nakikita dito, napakakapal natin. Itong linggo, solemnidad, Kristong Hari, Viva Cristo Rey. Bawat isa sa atin, haharapin ang Panginoon. Ako, ikaw, bawat isa, privado, tao sa Diyos, mukha sa mukha. Alam mo naman eh, yung action mo, diba? Alam mo naman. Oh, nakangiti ang Panginoon. Nakikita mo yung kanyang kamay, yayakapin ka. Pasok ka. Alam naman natin yun. Oh, nako. Sana naman hindi. Alam na, impyerno. Alam mo na,
Kung tatawagin tayo ngayon, kaya habang may panahon pa, ha? Hindi ako, inadun ako sa dulo. Hindi ako makikita. Hindi. Kristong hari. Ganito, di lang yung mga malalapit sa akin. Ako rin. Kaya matakot tayo. Dalawang kampo. Eh, sinabi dito sa ating ebanghelyo. Sorry po. Nagbibigay din lang po ako. Yung mga may kapangyarihan pa, yung may mga pangalan pa, yung mga matataas pa sa lipunan. Ano yung sinabi dito? Ipapapatay siya. Hindi lamang pambabastos, hindi lamang paglalapastangan, hindi lamang pang-aapi. Ika nga, bullying. Tinatabi ka, tinatapong ka, tinatapakan ka, niyuyarakan ka, binabastos ka, dinuduraan ka. Ito, ipapapatay. Oo. Oh, bagamat ako po'y sinasaad ko yung Tagalog, yung Pilipino, aminin ko po, nung nagninilay ako, naghahanda ako dito, mas mainam yung kataga sa Ingles. Basahin ko po yung Tagalog, yung mga tapat, mga naglilingkod, mga nagmamahal. Yung kampong isa, gustong patayin si Jesus. At yung mga mabait, ano description? Sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Taimtim na nakikinig. Tagalog yan. Ayoko pong sabihin, pero kailangan aminin ko po. Mas maganda ang Ingles. Ang sabi sa Ingles, yung mga tapat sa kanya, they were hanging on his words. Tagalogin ko. Kumakapit sila sa kanyang salita. Wala nang mapanghahawakan. Wala nang lubid. Wala nang tali. Panginoon, saklolo! Yung lubid na ibinibigay ng Diyos, hinahatak yun ang description. Kumakapit dun sa lubid na binigay ng Panginoon. Umaasa, nagtitiwala, wala nang mapanghawakan sapagkat desperado-desperada na. Yan po. Eh kasi ba, kulang ito. Eh gusto ko, nag-aapila ako, di lamang sa inyong utak. Di lamang pang-intelektual ito. Wala naman, di naman ako guro na sa inyong damdamin. Nakakaunawa ang puso. Ano ba? Pagharap natin sa Panginoon, gusto ba natin siyang patayin? Makapangyarihan ako, mas mataas ako kaysa batas. Yung ba tingin mo sarili mo? Exemption ka? O magpapailalim tayo sa batas ng Diyos? Magmamahal, maglilingkod. Tama na po, ah. Tama na po. Sa mga dasal ng mahal na Birhing Maria ni San Jose, nawa po, maghanda po tayo mga kapatid sa ating individual, isa sa isa, tao sa Diyos, mukha sa mukha, sa ating pag-aharap. Sana makapasa tayo sa harapan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Tugon po natin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan,
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nandurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami sa tunay, ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming kamay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Nazareno, narito kami sa harap mo, anak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami, makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok niyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanap. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, noong may kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Siyang nagmulat sa banal, sa pinay ay nagpalakad, at nakiramay
sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat na mapumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan, iniiwang sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo, tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatampal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po, kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kariyan sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.